Okay, andito po tayo sa isang episode para tayo mag-aral. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay multiple alleles sex link traits. Okay, pag sinabi sex link traits, kasama dun sa gender ng offspring or ng parent. Okay, kung ano yung magiging trait. Mostly, sabi nila, paramihan sa mga sakit. Kung makapit sa lalaki o sa lalaki, nangyayari, like color blindness, hemophilia, ganyan. Though hindi naman sinabi na hindi pwede sa babae, pero mas mababa yung percentage na sa babae yung mangyayari. Example na nito, para maging babae yung isang offspring, kailangan niya ng dalawang X chromosome. O, kaya ilagay natin yung na symbol yung double X. Kapag male naman, ay XY. Okay? Now, dun sa sex link trait natin, halimbawa, color blindness yung usapan natin. Okay, so sabihin natin, ako kasi ginagawa ko, N yung ginagamit ko. So, halimbawa, meron tayong positive, negative muna. Meron tayong negative, meron tayong positive, meron tayong carrier. Okay? So, sa female, pag sinabi yung negative, so, kapag negative, ibig sabihin, wala siyang sakit. Okay, talagang positive siya. Normal. Okay, X, tapos, yan. Tapos, positive naman, ibig sabihin, meron siyang sakit. Dominant. Lumabas yung sakit. Okay, dito naman sa carrier. Okay? Meron siyang normal gene. Tapos, meron siyang gene ng color blindness. Okay? Ngayon, ito, limbawa, kung papansin ninyo, yung normal ay dominant. Kasi, sa buhay natin, mas madami yung normal, di ba? Mas madami yung walang ganung sakit. Kaya, mas maliit yung percentage yung magkaroon din. Kaya recessive yun. Ibig sabihin, hindi siya kagad lumalabas. Madalang, mas malakas yung normal na gene. Okay, so dito, sa main, meron tayong X. Yung ano kasi, yung sex link trait, hindi siya dumidikit sa Y. Sa X lang siya palagi nagkakaroon. So, halimbawa, sa negative, kailangan ka magkaroon sa normal. So, dun sa Y, hindi mo na kailangan. Doon naman sa positive, meron tayong isang N, tapos Y. Wala tayong carrier na male. Okay, laging female yung carrier. Okay, so halimbawa, ito yung case natin. Sabihin natin, si parent 1, okay, si parent 1 ay na male. Okay, ay may allele siya, or may phenotype siya na colorblind. Si female naman, female, ay meron siyang allele na carrier. Okay? Ilang kayang percent yung offspring nila ay magiging positive or negative? Okay? Sa babae o sa lalaki. So, tingnan natin dito. Sa colorblind, magkakaroon tayo ng genotype na kung lalaki yan, X and Y. Diba? Kapag sa babae naman, kung carrier yan, X and Y. Ganyan. Okay? So, yun yung mangyayari. So, solve natin using parent square. Kaya tayo ng parent square. Yan. So, dito sa main, dito natin ilagay. Dito na lang. X and Y. Sa female, X and X. Yan. Okay? So, ganoon ulit. Parent square lang. Ginagawa natin lagi. Yan. Dito, X and X. And dito, X and nakakapital is Y, next is small and na Y. So, na may Y. Small and na may Y. So, dito, makikita natin na makita natin yung gene. Okay, yung genotype tsaka yung phenotype. Una dun tayo sa ano? Sa genotype. Okay? So, kung papansin ninyo, sa female, meron tayong genotype na isang ano to? Heterozygous or isang carrier at isang positive. Okay? Isang positive. Sa male naman, so ibig sabihin, meron siyang phenotype na isa carrier. Ito yung phenotype niya. Yung isa naman ay colorblind. Okay? Ibig sabihin, 50% pwede siya magkaroon ng carrier na babaeng anak, 50% pwede siya magkaroon ng colorblind babaeng anak. Okay? So, dito naman, sa male naman, sa male, okay? So, meron tayong isang normal,
meron tayo isang abnormal, ay, ano, isang colorblind. Ayan, isang colorblind. So dito, 50% positive, yung pinatype niya, meron siyang 50% na positive. Hindi naman, meron tayong 50% na color. So, ayun yung ating pinag-aralan ngayong ano na to. Ngayong araw. Thank you.